Hello, friendliness. Good day sa inyo. Pupunta tayo ng Big Marble Farm. Ito po ay napakalaking farm dito sa Alberta na dito ginagawa ang all year round greenhouse siya na nagbibenta sila ng fruits and vegetables katulad ng grapes, tomatoes, cucumbers, peppers, eggplant. At pinibinta nila ito sa mga different places ng mga grocery stores dito sa Alberta. Katulad ng Sobeys, Safeway, Loblaws, at saka many supermarket. Dito po ay ang ginagawa nila ng mga fruits and vegetables dito ay pinapack nila ng cardboard na very safety talaga sila. Na merong vent air na para magstay longer yung fruits and vegetables. Wala nang guys, no single use of plastic, talagang zero plastic talaga sila. Ina-avoid na nila ito dahil para maganda ang mga prutas, yung magstay long sila doon. Dito po guys sa Big Marble Farm, ang mga tao dito ay maraming mga Pilipino na nag-work dito. Bali sila, contract worker sila, at least for 2 years silang magtatrabaho. Pero year 2020 ay meron talagang hiring sa Pilipinas ng mga Filipinos. Pero mabuti na lang na may mga 20s Filipinos siguro under 30 years old, mostly mga lalaki ay nakapunta dito lang last month ng March of 2021. Nakapunta pa rin sila kahit may COVID dahil nga na process ang papers nila sa 2020. Bali mga 1 year and a half yata ang waiting nila sa so 2020 or 2019, na middle of 2019 medyo ang processing. Pero ngayon guys, swerte talaga yung mga tao na yan na nakapunta 2021 March, dahil alam mo kahit may COVID nakapunta sila kasi parang stepping stone na lang nila dito sa Alberta na magstay sila sa Canada. Kaya ang swerte na. Pero ang latest news ngayon tungkol sa farm na ito ay hindi na daw sila mag-hire ng Filipino from the Philippines dahil nga mabagal ang processing sa mga immigration or kung saan mga agency sila under or connected sila. Napakabagal. Kailangan talaga nila yung mga manpower, yung mga laborer ng mga tao na maka-fly kaagad to Canada. Pero ang bagal-bagal daw. Bakit umabot ng isang taon at saka kalahati? So kaya kinakatok din ang hiring sa Pilipinas. Kaya ang CEO ay may contract na sila doon sa Vietnam or Thailand, na doon lang sa lugar nito, sa country na ito ay mag-hire sila ng mga tao dahil yung country na yan ay mabilis ang processing. Less than a year makapunta na yung mga tao. Kaya nag-switch sila ng countries. Maganda nga sana guys, diba, sa Pilipinas kasi